The content provided on this podcast is intended for entertainment purposes only. Views and opinions expressed by the guests and or the hosts of Rockhold TV are solely theirs. While we do not condone misinformation and disinformation, all details provided are taken from sources available to us at the time this episode is created. Rockhold TV makes no claim to accuracy, completeness, timeliness, suitability, or validity of any information and will not be liable for any errors, damages, persecutions, or butthurt arising from conception. Viewer discretion is advised. So ano ngayon ang paniniwalaan ko sa iyo? Ano pang ginagawa mo? Una, sino ka ba? Ni hindi ka nga makapagpakilala. Oh, kung meron namang nagpakilala, oh, ikaw, nagpakilala ka. Aber, ano ba ang ginawa mo at ginagawa mo? Nakuhanan ka ba? Oo, nag-aabuloy ako. Aber, kinuwenta mo ba abuloy mo mula nung ikaw ay naging kapatid? Kailan ka naging kapatid? Sabihin mo na kung ilang taong ka nang naging kapatid. Sa lahat ng nakalipas na taon na ikaw ay naging kapatid, na nag-aabuloy ka, baka nga hindi eh. Sinong nakakaalam? Kasi ang abuloyan naman sa atin, wala naman nakakakita pag inuhulog mo. Pero budhi mo na yon. Just the same, dahil masama ang budhi mo, tanungin mo ang budhi mo. Yun bang naiabuloy mo? Sasapat ba man lang ipangpatayo ng isang poste ng eskwelahan na para sa mga mahihirap? Ano sagot mo? O ngayon, ilan kayo? O ngayon, pagsamasamahin mo ang naiabuloy ninyo mula nung naanib kayo. Sasapat man lang ba? Ate Pecho, mag-react tayo dyan sa mga ano sa video na yan. Jerk. He's a jerk. Yung mga ano, welcome kayo, mag-raise hand lang gusto mag-react ha. Doon sa yabang. Ako, mag-react. Sige, ikaw na, Brox. Kung meron din akong religion na ganyan, nag-aabuloy, marami rin ako magagawa. Hindi naman magagawa. Ako nagtayo ng kulto eh. 'Di ba? At kung may ginagawa tayong mabuti, ba't ko sasabihin sa iyo? In our own little way, meron tayong ginagawa mabuti. At hindi 'yun hinahayag sa iba. Nanunumbat 'to eh. Ang daming sinakripisyo ng mga kapatid diyan eh. Kahit nga walang abuloy, yung buong buhay mo, 'di ba, Kuya Adel? Inalay mo diyan eh. Correct. He's a jerk. We said. Sige, Ating Pechay. Tapos on this floor, sige. Ang masasabi ko naman, kahit na hindi aabot sa pampatayo ng poste yung inabuloy ko, palagay natin hindi ay inaabot ng poste. Pero palagay ko, magiging kakasya yun para ipampatayo man lang ng small business for education na sarili ko or ng kapatid ko. Siguro pampatayo ng poste ng bahay ko, di ba? Hindi ba nila nare-realize 'yon na yung inabuloy ng mga tao, may value 'yon dun sa nag-abuloy, hindi sa iyo. Kasi it's all about you, Daniel, ang iniisip mo lang eh. Ang yun lang ang iniisip mo eh, all about you and your ano, yung korporasyon mo. hindi mo naisip na yung mga inabuloy ng mahihira para sa kanila ang laking mga value noon. Sa iba, kinabukasan nila mismo 'yon. Karir nila, katumbas ng negosyo, katumbas ng karir, katumbas ng health. Yung iba, hindi na nagpapadoktor, makapag-abuloy lang. Hindi nyo ba naisip yun? na marami dyan, pinuput off nila yung mental health nila, yung physical health nila, makapag-abuloy lang. Tapos sasabihin mo, hindi ba makakasapat ba yun para makapagpatayo wala ng poste? Sabi mo, ano, mata pobreng Loki. Ganon. Kung para anong inano ka na nun eh,
minataka harap-harapan, mapalakpak ka pa ganun. Grabe yung sinabi ni ano na yan, ni Kuya, no? Kasi may nag-compute na ba sa inyo kung magkano aabutin sa halimbawa, let's say, yung sa 20 years ko dyan? Kasi, ayun nga, ito nga, Brad, eh. Kasi sabi nila, nung nandun dyan pa tayo, huwag mong kukumputin. Huwag mong kukwentahin ang itutulong mo sa gawain. Paano ka ngayon makakapag-compute? Eh, tinuruan ka nga huwag mag-compute, eh. Pero ano, ako lang, di ko alam kung magkano inabuloy ko dyan, eh. Oo, akin, ano eh, inabuloy ko na lang doon sa, inabuloy, kinumpit ko na lang doon sa pinaka, ano, pinaka maliit, palagi mo na 300 a week. Dita times mo sa 4 yun, kasi linggo-linggo, di ba? Times 12, times 20 years. Pinaka maliit yun, 288,000 na. Oh, eh, bukod pa yung mga pasalamat na mag-aabo, minsan magbibigay ka. Magkano ang isang poste? Depende ko anong poste ba yan. Poste ba ng Meralco yung sinasabi ni Kuya? Di ba? Poste ng Meralco yun. Di ba sabi nila may tatay. Sa sitio pala, sa sitio. Pero ano, diba? Ibig sabihin, malaki-laki pala kung ano, baka hindi lang 1 million mahigit ano eh, na makakapagpatayo ka ano, ng bahay. Di ba? Kaya nga. Ngayon ko lang na ano, kasi kung kinumpit ko sa 20 years eh, eh, sa pinakamaliit pala na may aabuloy ko weekly kung palagay mo ng 300, which is, kahit minsan nga, hindi lang ganun ang ano eh. Minsan nga, pag, iba, malaki, depende pa sa kita mo, pag gumita ka, minsan 1,000 iaabuloy mo eh. Ganun eh. Eh, you know, may value pa rin to eh. May value at may value eh. Lalo na kung dalawang, ano, 20 taon na ako dyan. Grabe to si Kuya. Ilang masabi ko, baka ma-compute niyo yung mga naiabuloy niyo rin. Malaki rin yan. Ilang taon ka mo? 20 years po. O, 20 years mo? At the bench. Kaya, kita mo, kaya hinahamak nila, sabi nila, wala daw sa tagal yan. Paano hindi ka, ano, wala, hindi, akala ba nila na humuhugot tayo sa wala lang? Yung 20 years, makakala nyo, yung 20 years, pag minortgage mo yon bahay na. Totoo, pero dito nag mortgage 20 years, bayad na yung bahay nila eh. Totoo yan. Di ba? Sige, yun lang. Gatol. May basis, may bearing pala kay DSR kung malaki o maliit yung iniabuloy mo. No? Oo. Yun din ang ano nun, isang punto nun, di ba? Oo. Malayong malayo talaga dun sa panahon ni Kristo sa Marcos 12:41, sahin ko lang saglit ha, at umupo siya sa tapat ng kabangyaman at minasdan kung paano inihuhulog ng karamihan ang salapi sa kabangyaman at maraming mayaman ang nangaguhulog ng marami. At lumapit ang isang babaeng bao at siya'y naghulog ng 2 lepa na ang halaga'y halos 1 beles at ipinalapit niya sa kanya ang kanyang mga alagad. Sinabi sa kanila, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, ang dukhang baong babaeng ito ay naghulog ng higit kaysa lahat ng nangaguhulog sa kabangyaman. Sapagkat silang lahat ay nagsipaghulog ng sa kanila'y labis, natapwat siya sa kanyang kasalatan ay inihulog ang buong nasa kanya. Sa makatwid bagay, ang buong kanyang ikabubuhay. Mahiya ka naman, Diz, ah. Maraming mahihirap dyan. Ibang bibili na lang ng bigas, iniaabuloy pa. Huwag mo naman kaming bilangan. Kakapalan na lang ng apog yan. Mahiya ka sa balat mo. Yung inaakay mo, iglesia, karamihan, mahihirap. Kaya huwag mong matahin yung abuloy. Huwag mong ibilang yung mga poste na pinatayo dyan dahil pagod at dugot pawis ng mahihirap yan. Kahit 20 pesos yan. Kukunin pa nila yan sa ipakakain sa mga anak nila. Magsasalita ka lang ng ganyan. Tama. That's right. Correct. Sige, ano, si Aldred po nag-raise. Sige. Dagdag ko lang yung sinabi ng isa si Antichristo. Pwede kasing umabot yun na ano, million.
kung halimbawa 20 years ka, tapos ang inaabuloy mo 1,000 kada abuloy yan, eh di ba twice a week may abuloy yan, yung pagsamba tsaka yung salamat. So kung 2,000 a week yon times 20 years mo, hindi pa doon kasama yung sa copy, hindi pa kasama doon yung mga abono. Kasi kung GS ka, mag-aabono ka sa mga pa-target bukod pa dun sa ibinibigay mo na monthly na share, di renta sa tubig, sa kuryente. So, matinding abonuhan ng at ang naibigay dyan. Hindi pa kasama dun, kung nag-free labor ka, hindi ba parang ambag din yun? Oo, magkano ang ano? Baka pag inalis lahat ng free labor, hindi na intayo yung apalit eh. Diba? Oh, ilang seminarista ang naghalo ng simento dyan. Diba? Kaya... Bakit siya dumati sa ganun po ito na kailangan kwentahin? Mahina ba yung abuloy? Wala bang karapatan? Pag maliit yung abuloy, walang karapatan mag-criticize? Ganun ba yung ibig niya sabihin? So pag malaki abuloy mo, may karapatan kang magsalita? Hindi ko kasi mag-gets yung punto niya, ba't niya kailangan sabihin yung ganung bagay, di ba? Parang dun, yun na ba yung measurement ng kahalagahan ng miyembro, yung sa abuloy? So pag malaki abuloy, pwedeng magsalita, kumalaban sa kanya. Pag maliit, hindi niya kasi ma-explain yun na sa open letter na hinihingi doon yung financial transparency ng lahat ng mga pa-target at mga ano tulungan kung talaga mo napupunta sa gawain at yung kanyang eh gustong i-clarify ng mga kapatid kung yan ba ay pang-personal o under MCGI. So, nagpo-fall siya ngayon dun sa buloy. Ino-question niya parang indirect na bakit mo kailangan questionin? Eh, ilang magkano ba ang buloy mo? Kaya nga, di ba, parang inappropriate kasi yun eh sa ano niya, sa estado niya na siya yung presiding minister. Magsasalita siya ng ganun, inappropriate. Tapos unethical pa. Eh sana yun man lang, nakikita man lang yun ng mga members na there's something off with him. Doon pa lang. Kaya kung isipin mo no, saka the way he talks, di ba? Alam mo yung giggle na pigil. Napapansin niyo ba yung gigil niya? Makita mo sa mga mata niya, yung parang nandidilat siya, tapos gigil na nagpipigil. So, ayun, yun yung mga napansin ko nung nakita ko yung clip. Grabe, no? Parang showing his true colors. Kung observant lang talaga yung mga naiwan siya, makikita nila talaga. They just have to be fair on both sides. Maging patas lang sila, makikita nila na there's something off with him, with DSR. Correct. Yung ano, kasi yung nobody, worker daw dati, marami daw siyang kokobrahin. Sige, nobody. Kuya Adel, ah, sige, di ba yung, kapatid na kilala mo na nagpahiram ng 1 million, na okay sinoli, di ba? Pero after how many years? 1 year? 1 year pa. Yung 1 year na yon, kung yung 1 million na yon, so umupo lang sa bangko. Uminteres yun. Sana. Di ba? So kahit na hindi nila sinoli nila yon, may utang sila na ano, na interes. Hindi na siningil ng kapatid. Di ba? Oh. Kung di pa siya nang ulit nun sa SK, oh, sa online, hindi pa may ibabalik. Sige, nobody. Nobody. Si Clancy nag-raise kanina. Yan ako. Dinig ba? Unmute ka na, nobody. Yan, okay. Okay. Yan. Ako, marami akong kukubrahin sa kanya. Magkano pamasahin ng destino? Baka hindi lang 1 million yan. Sa 10 taon o 11 years akong nagmanggagawa dyan. Bukod pa yung abuloy ko. Eh, gusto rin niya ng kwentahan. Eh, okay lang yan. Kwentahan tayo. Babalik ba niya? Kung
kung kukwentahin ko ba, ibabalik ba niya? Diba? So, huwag niyang, ano, huwag niyang maliitin yung pera na binibigay ng miyembro. Tama yung sinabi ni Ate Peche. Eh. Kabuhayan yung binigay nung ditapak, nung nagbigay siya. Hindi dahil napilitan lang siya. Talagang atas ng pananampalataya niya yun, kaya niya yun binigay. Yung kuku-questionin niya yun, edi questionin niya lahat yung mga nandun sa loob ng chapel at yung mga nakikinig. Yung bang mga nagbibigay doon, marami bang binibigay? Karamihan dyan, kakaunti din eh. Kaya lang, pag pinagsama-sama mo yan, yung mga contribution nila, patarget nila, tulungan sa lokal, tulungan sa mga manggagawa, lahat, pati sa may sakit, pati sa patay, pati sa buhay, lahat-lahat na. Daig pa yung mga iglesia ni Manay, ano yan eh, ang magpatarget ng mga yan eh. Ang INC, lagak lang at saka ano eh. Diba? Pero ang MCG ang dami. Kung magpapakwenta siya, siguraduhin niyang ibalik niya. Ngayon, kung hindi niya kayang ibalik, huwag niyang alamin kung magkano yung pinag-aabuli noon. Siya mismo, nilalabag niya yung doktrinang sinasampalatayanan niya na kini-question niya yung ibinigay ng miyembro na ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Pero ano lang yan, tuloy lang natin yan kasi gigil na siya. Ibig sabihin niya, lumalabas na yung either demon niya na matagal na niyang ano, pinipigilan. So, hindi imposible na darating ang isang araw na talaga matutulas ang dila niya at babanggitin niya ang Reddit. Tingnan natin hanggang saan siya aabot sa ano niya. Sa patigasan ng mukha niya. O, yun lang. Correct. Diba, ano ba, isa ka sa mga ano, construction worker dyan sa convention center. Oo, kami ang pioneer dyan sa free labor eh. Kami ang pioneer dyan sa free labor. Bagong anid pa lang si Jerry Caroro noon. Kami na ang kauna-unahang nag-ano dyan, mga worker ng pasalamatan. Yung mga inuupuan natin na mga bleacher dyan, lahat ng mga posting yan, pala lang ang gamit namin at saka piko. Nung hinuhukay namin yan. Ang lalim niya nasa more than 10 feet. Hinuhukay namin yan manually. So imagine mo kung anong itsura namin sa pasalamatan doon. Lahat ng mga pundasyon dyan, manually yan, hinukay. E huwag nila sabihin na hindi totoo yung free labor na yan o parang iniismulan yung free labor na yan. Ang laking natitipin nila dyan sa free labor. Mm-hmm. Mm-hmm. Ang laki na ano dyan. Ilan ba ang manpower ng isang construction firm para makapagpatayo ka ng ganyang kalaking ano, na establishment? O kahit 100, manipis yan eh. Kakaunti yung 100 dyan. O imagine mo magkano yung ano. Sige, sabihin na natin 100, magkano ang sahod niyan sa isang buwan? Bawat isa. Hindi ba ang laki na natitipid nila? At saka hindi lang yung mga construction. Napakarami tayong free labor, yung mga professional lang eh. Professional yun lang sa loob pa ng UNTV eh. Hmm. Magkano ang professional fee ng mga doktor, mga abogado, nurses, no, mga broadcaster, yung mga manggagawa na ginagawa niyong reporter. Kung ng katumbas ng talagang reporter, magkano, di ba? Dami nun. Eh lahat ng manggagawa ano sa lahat ng lokal internationally ano ginawa nilang reporter eh hindi na nga nagmamanggagawa yung mga yun, nagre-reporter na lang eh. Yun na lang pinaka function nila ngayon eh, at taga-paalala, taga-collect. Oh. In-invalidate niya lahat ng ginawa ng mga kapatid diyan dahil umalis yes na. Right. Diba, asshole. Mm-hmm. Pinaglingkod natin yung buhay at lakas dyan eh. Makinabang naman siya. Lalabas ba pera-pera lang? Doon ba magko-compute? Lahat ng ginawa namin, nag-reporter din ako dyan. Driver ng mga KNP nyo. Oh, wala lahat yun. Driver ka?
Naging driver ka ng ano? Wala lahat yun, Tepech. Ang hahanapin sa akin, abuloy. Magkano inabuloy ko? Lang ya. Mga baka akala nyo yung construction dyan sa Apali, eh ano yan, yung mga beam dyan, manual po yan binubuhat. Wala pong mga crane yan or lang boom. Manual namin binubuhat dyan. At wala rin kayong safety gear. Walang safety gear kasi. Wala kayong chinelas lang kami. Oo, wala ka chinelas lang nga kami nun eh. Chinelas. Wala ka kami mga guantes para pagbubuhatin mo yung bakal. Kaya ano yan, papangit na mga kamay namin. Ganda sugat kami dyan eh. Wala. Ni anong ano, safety, ano, safety equipment, wala. Safety gear, wala. Ang safety gear lang na meron kami, pananampalataya lang daw. Yan. O, para malaalmena na rin kami. O, kahit harangan na ano, ng armala, hindi tatablan ng bala. Parang kami ang tatignan. Di ba nga may na-injure na nga? May na-injure nga sa construction na yan. Di ba? May narinig ako eh. Ako na, ano ako din natin, Pitch? Naipit ang paa ko sa beam. Dahil nung binagsak yung beam, eh yung paa ko, eh hindi pala naka, ano, hindi ko naialis yung paa ko. Buti na lang, bumaon yung paa ko sa putik. Hindi masyadong masakit, pero kung simento yun, wasak yung paa ko. Ay, speaking of injury, na-injured din pala ako sa free labor kasi volunteer ako sa ORPA. Hindi ko pa nakwento na second degree burn ako kasi nung sa paa ko soup na niluluto ko, parang pagkatanda ko miswa yon sa dinas na may mantika sa ibabaw. Ngayon nung binuhat ko na yung kaserola, napigtal yung hawakan. Oh my goodness. Bumuho sa harap ko. Kaya yung burn ko, dahil may apron ako na plastic, dumulas na lahat sa paa ko. Alam mo hanggang ngayon, may scar ako ng second degree burn sa paa ko. Dahil doon. Ang sakit ng ang hapdi ng burns pagka yung nag-recover ka. Wala kasi nung balat nun eh. Kung naranasan nyo ng mapaso and ng kaunti, yun sa akin, yung buong pako sa kaliwa. May paso yun. Tapos may kaunti rin ng paso dito sa tiyan ko. Pero ang hapdi nung nagpapagaling ako, eh hindi rin ako, naubos yung yung ointment ko. Ang ginawa ko na lang, nag-aloe vera na lang ako. Gumaling naman. Nung inakayod ko na lang yung aloe vera, tapos nilalagay ko dun sa sugat, nangyayari sa kanya, nagkakaroon siya ng coating. Kaya naniniwala ako sa herbal healing eh. Kasi yun lang ang ginamit ko, gumaling ako eh. Nilagyan ko ng aloe vera, nagkaroon siya ng coating sa ibabaw. Parang nagkaroon siya ng plastic covering. Hindi siya langawin man siya, hindi siya nai-infect. Kasi pag nilagyan ko ng bandage, dumidikit yung bandage, mas mahapde pagkatatang yung papalitan yung bandage. Kaya hindi ko binandage yan yung bandang huli. Open lang talaga siya na meron lang siyang aloe vera. Anyway, kung yung gawa na yon, kung hindi ako naging MCGI, wala rin akong burns na ganon. Di ba? Hindi. Kumbaga, ang concern lang nila ay yung may staff. Yung bang staff na yon, may safety gears ba yon, may protection ba yon, may tools ba yon, equipment para magawa yung trabaho nila efficiently. Yun ang wala eh. Kaya para kwentahin mo pa yung mga sinakripisyo dyan. Naku! Yung mga sinakripisyo ng mga kapatid dyan, katumbas ng alam nyo na. Marami kayo na lang ang mga saksi ng sarili nyo. Yun ang point natin, Ate Pechay, dito.
gaya ng sinasabi ni Bro Oli kanina, hindi lang yung amount ang tinitignan natin, hindi yung amount. Dahil marami dyan nagsakripisyo, na-compromise ang kinabukasan nila. Maraming hindi nakasama ang pamilya, hindi na nagpamilya, hindi na nag-aral. Dahil naniwala sa mga pinagsasabi nyo. Di ba? Na para sa gawain, ilaan ang buhay at lakas. Pero hindi alam ng maraming bagong lublob dyan. Kung gaano ka-extreme yung aral noong mga panahon natin. Di ba? Na sokdo lang ipagpalit natin yung ating mga pamilya at kinabukasan alang-alang sa gawain. Tapos ngayon, susumbat ni KD yung ano yung amount ng abuloy, kung hindi ka ba naman bullshit. hindi katumbas ng amount ng abuloy yung sinakripisyo naming marami dyan. Nasira ang kinabukasan, na compromise yung mga major decisions sa buhay namin. Bakit abuloy lang, ano, pera-pera lang ba talaga? Palibasa yung utak mo, ano eh. Punong-puno na ng ano, kaperahan. Di mo na alam kung saan mo na ilalagay yung kaperahan mo. Palibasa kasi ito si KD. Palibasa kasi ito si KDR. Ano? Eh, nasa ano? Eh, lahat naman na nagsoshoulder ng kanyang mga proyekto, mga kapatid. Even sa mga kaperahan, pa-target. Diba? Buti nga siya eh, kahit pa paano, napagbibigyan lahat ng ano niya eh, luho niya eh. Kapag asawa pa siya, di ba? Wala sa hulog eh. Hindi natuto sa aral sa babaeng bao. Kaya nga di ba, Kuya, ano, Kuya Adel, sabi nga nila, you can always replace your money. You can always earn your money back. But time wasted is something that you can no longer recycle or get back. Yung nasayang mong oras, hindi mo na maano yun eh, hindi, walang katumbas na perang pwede mong ipangbayad doon. Wala kang ano eh, wala kang ipantatapat doon. Kaya para kwentahin niya yung amount na inabuloy, lalo lang niya pinatitibay doon sa mga miyembro na pera-pera lang talaga ang labanan dyan. Wala silang pakialam kahit ano pa ang isinakripisyon mo dyan. Kaya tama lang yung ginawa niyang binuksan niya yan eh. Kasi ginisan niya yung sarili niya sa sarili niyang mantika. Sinabi lang niya, sinabi niya right from the horse's mouth na pera lang talaga ang ano dyan, ang kalakaran dyan. Yun. Hmm. Sa kayo na nga, hindi nga lang yung pera, ako sa yung pera per se, madali pang ibalik yun eh, bawiin eh. Di ba sabi, pag nawalan ka ng ano ka, nawalan ka ng pera, pwede mo maibalik. Pero yung time, hindi mo na maano eh, hindi mo na ma, ako nga, personally, when I look back dun sa mga, ano, sa life ko, parang, wala akong mga family pictures eh. Parang isa yun sa mga regrets ko kasi iniwan ko pamilya ko alang-alang sa gawain. So, full-time ako ng pagmamanggagawa. Isinugal ko lahat, wala akong tinira. Yun ang ano, yun ang parang regret ko na ang daming memories ang nawala sa akin, sa pamilya ko. Kaya yun yan nga din yung ano, yun din reklamo nung nasa sa Reddit, sinasabi nila ang daming memories, mga occasions ng pamilya na hindi nila nadaluhan o napaunlakan. Dahil nga, ano sila, hindi pwede. Di ba? Dati naman eh, masaya kayong nag-reunion, Pasko, ganyan, birthday ni ganito. Nakadalo ka ng lamay, nakadalo ka ng ano, sa ano to, ng mga, yung mga namatay, di ba? Ano, kami nga, hindi kami nagdumalo sa ano eh, lamay ng uncle ko nung namatay. Eh, kasi nga, bawal dahil mamaya niyan, makakain ka pa ng atang. Di ba? Yung mga ganon na nawala yung tama, ano yung relationship na nakadugo mo naman, kamag-anak mo naman, hindi mo mahal, hindi mo maihatid na sa altar yung anak mo na ikakasal, ikaso Katoliko, tagalabas talaga, tagalabas yon, MCDI ka,
Hindi mo nahatid yung anak mo sa altar. No? Eh ano yung significant event yun sa isang ikakasal? Di ba? Yung mga ganon,